Pero as of now, mga kaibigan, sumasang-ayon na talaga ako kung ano yung mga prinsipyo ni Vice President Lenny. Dati-rati, never ako na nagbanggit about Lenny Robredo. But right now, sumusuporta na ako sa kanila. All the way, sumusuporta na ako sa kanila. Kaya kung sino yung mga sumusuporta ngayon kay Vice President Lenny Robredo, let's get out there and to be in full force, labanan natin itong putang inang gobyerno ito. Labanan natin itong putang inang gobyerno ito, lalong-lalo na sa ating putang inang presidente. Lalo na sa ating putang inang presidente. Before, I have apologized. I have asked for an apology because nagmura ako. Pero right now, binabawi ko na yung apology na yun because I don't see anything that is really making sense right now na talagang ibinibigay niyang parusa sa amin. I am challenging the president. Siya ang i-home quarantine. Huwag siyang palabasin at huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin. Tingnan natin kung ano ngayon ang magiging kahihinat na niya. Kung hindi siya mismo mabulok o baka mamaya, ilang araw pa lang, hindi na siya mabubuhay pag walang pagkain na supply. Katulad yung ginagawa niya sa mga taong katulad namin. Yun lang. Iparating nyo yan sa presidente. Binabawi ko yung apology ko before. Right now, kung ano yung mura na talaga isinunto ko sa kanya noon, 100 times ngayon because right now I am doing this for the people. Nakakabuso ng ating putang inang gobyerno. It is fucking useless. Nakikiuso sila, nagla-lockdown. But the difference is, yung mga ibang countries, they are providing financial assistance. They are providing what they need. Okay, they are providing their food. Pero putang ina, kung ilalockdown rin lang kami, you have to provide what we need. Otherwise, lalabas kami dyan. Patayan na kung patayan. Mas maganda na lang yung mamamatay at least lumalaban. Kasi yung mamamatay na rin tayo sa takot o kaya sa coronavirus, which I know na darating doon sa mga tao kung talaga ikaw napiling kakapitan anyway. Pero kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa, yung ipaglalaban na lang natin yung ating karapatan dahil inaabuso tayo ng putang inang presidente at putang inang gobyerno natin. Yun lang, ikalat mo yan.